Hello po mga kaibigan, ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Dorintino. By the way, salamat po pag-subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkDorintinoLaw. Nandyan po yan sa baba and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkDorintinoLaw. Nandyan po yan sa baba. By the way, ang pag-uusapan po natin ngayon, kung may karapatan ba si Hapon, si Foreigner, kahit may asawa siyang Pilipino na magmamay-ari ng mga properties dito sa Pilipinas, lalo na yung mga real properties, lupa, bahay, condominium units, kahit kotse. Pag-usapan po natin yan mayaman. Hello po mga kaibigan, ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Dorintino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung legal question, kung may karapatan ba ang mga foreigner, si Hapon, si Amerikano, si Koreano, na magmamay-ari ng properties dito sa Pilipinas, kahit na yung asawa nila isang Filipina o isang Filipino. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang tanong dito, kung may lupa dyan, sa tabi nyo, may lupa doon sa probinsya ninyo, pwede ba si Hapon, pwede ba si Koreano magmamay-ari ng properties dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, depende. So, hindi pwedeng sabihin mo na hindi. Ang sagot dapat, depende. Kasi sabi ng batas, bawal ang foreigner na magmamay-ari ng properties dito sa Pilipinas. Ang properties na pinag-uusapan, hindi lahat ng real properties, lupa lang ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, si foreigner pwedeng magmamay-ari ng bahay, building, kahit condominium, kotse kasama. Pwede si foreigner magmamay-ari dito sa Pilipinas. Indirectly, hindi directly, kasi ang word na ginamit ng batas, lupa lang. Bakit hindi directly and pwedeng indirectly? Paano naman yung word na indirectly? Pwede si Hapon, si Koreano, magmamay-ari ng property, real properties dito sa Pilipinas indirectly. Paano? Gagawa sila ng isang corporation. 40% of that corporation is owned by foreigner. 60% of that corporation is owned by Filipino. And yung corporation, yun ang magmamay-ari ng isang lupa dito sa Pilipinas. But directly, yung titulo talaga na kapangalan ni Hapon, hindi pwede yan. Pwede sa corporation wherein yung Hapon na yan is owned 40% of that corporation. And yung corporation na yan, pwedeng magmamay-ari ng lupa dito sa Pilipinas. Yun. Pangalawa, condominium units. Pwede ba? Yes, pwede. Basta yung condominium corporation, 40% lang ang pwedeng i-own ng isang foreigner. Kailangan 60% must be owned by Filipino. Nandyan po yan sa ating saligang batas. Pangatlo, how about bahay? Buildings, pwede ba? Yes, pwede. Ang bawal, lupa lang. Pwedeng building, pwedeng bahay, improvements, ang bawal, lupa lang. Kotse, pwede talaga kasi personal property naman ang kotse. Hindi naman yan real properties. Ang tanong dito, paano kung may asawa ni si foreigner ng isang Filipina? Matatawag ba na yung lupa na yan? Conjugal? The fact na pwedeng bawiin kalahati no ni foreigner? Hindi. Kasi for example, if you are a Filipino, then nag-asawa ka ng isang Hapon, nag-asawa ka ng isang Koreano, in order na yung lupa mo ma-registered sa Registry of Deeds, yung Registry of Deeds may requirements, si foreigner mag-issue ng affidavit of waiver of interest. Yan, i-annotate yan sa titulo ng lupa of the mixed marriage couple, yung Filipina and yung isang foreigner. Paano kung naghiwalay? Then yung gastos talaga ng lupa na yan, 1 hectare, 2 hectare, 5 hectares, is actually nandun yon ni Filipina. Binigay ni Filipina kay Hapon, pero galing yung pera galing ni Hapon. Ang tanong dito, pwede bang bawiin ni Hapon yon? Hindi, kasi si Hapon naka-execute ng affidavit of waiver. Yung affidavit of waiver na pinag-uusapan, ibig sabihin, wala na siyang interest. So, hindi na pwede niyang makuha yung
yung pera na binigyan niya ni Filipina para ibili ng lupa. May another question. Paano naman yung mga balikbayan? Yung former Filipino na naging American, pwede ba silang mag-own ng lupa dito sa Pilipinas? Pwede. Hanggang 1,000 square meters for purposes of residential, but for purposes of agricultural, 1 hectare pwede. And for purposes of business or commercial, pwede din. Hanggang 5,000 square meters pag urban areas, but doon sa mga rural areas, sa mga probinsya, hanggang 3 to 5 hectares pwede sila. So yun lang exception ng batas. But ang word na ginamit ng batas, yung foreigner talaga. Pero kung Filipino ka na naging foreigner, pwede. But may limitation lang ang sinabi ng batas. But paano naman yung purely foreigner ka? 100% foreigner ka, na in love ka lang sa Pilipinas. Gusto kang bumili ng lupa dito sa Pilipinas kasi gawin mong beach resort, gawin mong hotel. Pwede. Indirectly. Through a corporation. Salamat po. By the way, ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Nandyan po yan sa baba. Or sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Nandyan din po yan sa baba. Or you can call me landline within Metro Manila. Dito sa gilid po yan, sa 209-6203. Repeat po, 209-6203, or mobile number natin dito din sa gilid. You can call me, text me, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 for free legal advice. Thank you po.